sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senate Committee on Justice tungkol sa madugong kampanya kontra droga, iginiit ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nanlaban ang lahat ng napatay na mga drug suspects sa mga operasyon ng PNP. Pero duda si Senator Laila de Lima, dapat daw agad na malutas sa mga kaso ng pagpatay bago pa raw ito ituring na crimes against humanity ng ICC o ng International Criminal Court. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, sa muling pagharap ni PNP Chief Bato de la Rosa sa Senado kaugnay sa mga extrajudicial killings, ay dinepensahan ni General Bato ang kanyang mga kabaro. Hindi raw totoo na mga pulis ang nasa likod ng mga vigilante killings na ito. At hindi rin daw totoo na wala silang ginagawa para masolusyonan ito. Ipinagmalaki rin ni General Bato na napigilan na nila yung pagpasok ng mga communication gadgets sa loob ng bilibid na siyang nagiging tulay para maglipa na yung mga illegal na transaksyon ng droga sa lipunan. Nanlaban, ito ang madalas sabihin ng pulisya sa bawat napapatay na suspect sa mga operasyon ito kontra droga. Sa tala ng PNP, umabot na sa 756 ang mga napatay na drug suspect. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, lahat daw ito pawang mga nanlaban umano. Pero sa Senadora Laila de Lima, duda. Much as I would want to believe you, sir. I hope you believe me, Your Honor. Much as I would want to believe you. Yes, Your Honor. Yes, I think, yes, there are. There are cases na ganyan ho, na nanlaban, nag-resist, o ng attempt na agawan o mag-agaw ng armas. But you're telling us, so you're putting it on record, that all of these 756 deaths, ganun ang surrounding circumstance, nanlaban. And this is supported by what you say, are the police, the corresponding police reports. At kapag may namamatay po dyan sa mga sitwasyon na yan na allegedly nanlaban, I suppose meron hong correspond, nandyan syempre yung SOCO. Correct? Yes, Your Honor. Yung SOCO reports, yes, Your would Honor. Confirm that na nanlaban? Yes, Your Honor. Tiniyak ni De La Rosa na otomatikong iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service o IAS ang mga napapatay sa operasyon. Pero 569 na insidente pa lang daw ang naiimbestigahan ng IAS dahil kulang daw ito sa tao. Sa tala ng PNP, 9 na pulis at 3 sundalo na ang napatay sa mga operasyon kontra droga. Automatic bang kailangan may masugatan na pulis? Hindi naman, di ba? Hindi po, Your Honor. Kasi minsan, bida rin naman yung pulis, hindi tinatamaan. Yes, Your Honor. So, the fact that there are 9 dead, 9 yung Kia, 18 yung WIA, ibig sabihin, talaga mayroong resistance. But it doesn't follow na kapag walang nasugatan sa hanay ng pulis, walang resistance, di ba? Yes, Your Honor. And we should consider that we are fighting people who are abnormal. Yung utak nila, i-apektado po yung sa droga. They can do bizarre things at any time. So, kami ng pulis, pag kami pumasok, maniguro talaga. Hindi naiwasan ni De La Rosa na maglabas ng sama ng loob sa mga akusasyon sa pulisya. Kami po, binuwis namin ang aming buhay. Yung mga pulis ko, nagkakakaso. Pero kami tao lang rin. Inaamin namin na minsan nagkakamali rin kami. Hindi kami perfecto, Your Honor. Bakit merong ibang sektor na pinapalabas na kami masama? Yan po ang sama ng loob namin, Your Honor. Hindi po kami mamatay tao. Kami po kay police. We are here to serve and protect. Hindi po kami butcher na pinapatay na yung tao na walang karasunan. Aabot naman sa 1,106 kaso ng pagpatay ang naitala ng PNP simula Hulyo a 1. Iniimbestigahan ng PNP ang mga kasong ito na nangyari labas sa mga police operation. Mahigit 200 sa mga ito ang natukoy na posibleng may kinalaman sa illegal na droga. Sino po yung mga kinasuhan po ninyo sa mga killings po na ito? Karamihan, Your Honor, ay mga drug poser din na naging hitman ng mga drug lord. Sila po nag-eliminate yung kanilang mga kalaban, mga kasamahan nila. Yung hindi na nakarimit ng pera doon sa drug lord, pinapatay. Sa Senate hearing, ipinaliwanag ng Commission on Human Rights ang kahulugan ng extrajudicial killings batay sa 2008 report ni United Nations Special Rapporteur Philip Alston. Sabi po ni Philip Alston sa kanyang report ay ang extrajudicial killing ay any killing by government forces
as well as the killing by any other groups or individuals which the government failed to investigate, prosecute, and punish when it is in a position to do so. Babala ni dilema sa PNP tiyaking huwag nang darami pa ang mga kaso ng pagpatay na hindi nare-resolba. Baka raw umabot sa puntong ituring itong crimes against humanity na International Criminal Court o ICC. Police Director General De La Rosa, I'm sorry but I have to raise this. Kasi nga ho, meron din ho mga statements attributed to you eh. You can always deny if you want to. Pero naririnig ko po to sa radyo o sa TV. For example, meron kayong statement, kung lumaban, patayin. Kung hindi lumaban, palabanin. Ano bang ibig sabihin nun? Aren't you encouraging? Psyops lang yun, Your Honor. X din ho ba yun? Yes, Your Honor. Tinatakot ko po lang yung mga po, sir. Pwede ho ba nating bawasan yon? Kasi yes, maaaring wala kayong intention na ganun. That's not exactly what you mean, that you're not really inspiring these killers to do that. Pero malay nyo kung yan ang dating sa kanila. Thank you for reminding me, Your Honor. Bawasan ko na po yun. Aminado si De La Rosa, may mga pulis ding sangkot sa illegal na gawain. Tulad daw ng ilang miyembro ng Antipolo Police na sinibak sa pwesto kahapon matapos akusahan supplier ng shabu at nagpapatay sa isa umanong drug pusher at kaniyang asawa. Humarap sa pagdinig ng Senado kahapon ang anak ng mga biktima. Ano pong dapat gawin sa mga pulis na kasangkot po sa droga? If I have my way, Your Honor, hindi ko lang sabihin, pero hindi ko po talaga ma-imagine na police na you have, ikaw may ay nag-swear to serve and protect, tapos ikaw ang ngayon na nakapatong sa droga. Hindi ko lang sabihin, dahil masama, Your Honor, pero alam mo lang kung anong ibig ko sabihin. Alam ko. Gigil na gigil pa ako, Your Honor. Tinalakay rin sa pagdinig ang kalakaran ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ipinagmalaki ni De La Rosa na napigilan na nila ito, pati na rin ang pagpuslit ng mga cellphone sa loob. Ang tanong, bakit nga nila nagagawa yon na nakikipag-transact pa sila sa labas? I commend you kung na-address nyo na po yan. Sinasabi nyo po sa amin, zero na ngayon? Yes, Your Honor. Sana, zero? Zero communication na sila, Your Honor. Sana po, noong panahon mo pa, diniploy yung SAP doon para nahinto na ito sa panahon mo pa noon, alam Your Honor. Alam niyo po. How I wish. Yung SAP, kinuha mo na noon, okay. Pinagordyahan yung may bilibid. I tell you na naisip na rin po namin yon. Kaya lang meron po kaming mga, you know, when I consult some lawyers within, you know, within my staff and within DDOJ, kailangan pa daw ng kung anong mga pwede pang gawin, you know, to be really strictly above board. Muli namang iginiit na dilema na hindi totoo ang ulat na may shabu laboratory sa loob ng bilibid. Wala pong basihan o hindi totoo yung mga sinasabi o speculation na merong shabu lab dyan sa loob, nagmamanufacture ng shabu dyan sa loob, at nanggagaling ang droga sa loob. Wala po yan. That one I am very sure of, kasi yun po ang unang-una ko na pinaalam after namin renade noong December 15, 2014. Ibinunyag ni General Bato na ang preso ng bilibid na si Peter Ko ang itinuturong source ng halos lahat ng mga naimbestigahan nila mga drug lord sa iba't ibang mga rehiyon. Isa si Peter Ko sa mga drug lord na pinangalanan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong isang buwan. Everything points towards bilibid, Your Honor. Lahat ngayon tinatanong namin ng mga drug lord sa regional level na naimbestigahan namin. Si Peter Ko palagi ang tinuturo na source nila, nasa bilibid. Jessica, magpapatuloy pa rin daw yung pagdinig na ito ng Senado kaugnay sa mga extrajudicial killings dahil nga meron pang mga testigo na hindi pa nakakapag-testify. Ayon kaya Senator De Lima, 11 lahat itong mga testigong ito and so far, dalawa pa lamang yung nakakapag-testify kahapon. At meron pa raw mga nagpapadala na mga feelers na gusto rin mag-testify sa Senado dito sa the same investigation. Pero hindi pa masabi ni Senator Laila De Lima kung kailan ito ay sasagawa. Jessica? Mm-hmm. Maris, curious lang ako, ano ang mood between the PNP officers present led by General Bato de la Rosa at ang mga senador after nitong hearing? Ano yung medyo
may sentimiento ba sila? Were they relieved after itong second day ng hearing na ito? Jessica, mataas yung moral nila PNP Chief De La Rosa, no? Pagkatapos ng investigasyon na ito ay na ambush interview pa natin si PNP Chief at talagang sinasabi niya na maganda raw yung mga narinig niya, talagang may patutunguhan daw itong Senate investigation na ito. As a matter of fact, talagang natutuwa siya dahil kumbaga nagkakaisa yung layo ng mga kapulisan at ng mga senador dahil ang gusto naman daw talaga nila ay masawata yung extrajudicial killings and at the same time yung mga illegal na transaksyon ng droga sa lipunan, Jessica. Mm. Pero yung debate, no, o yung hindi pagtugma ng opinion ni Senator De Lima at ni General Bato De La Rosa dun sa figures ng mga napapatay sa police operations, nasabi ni General De La Rosa nanlaban po lahat 'yan, pero mukhang hindi naniniwala si Senator De Lima. Yung important, I think kasi yun ang core nitong yun ang purpose nitong buong exercise na ito ng pagdinig eh. Yung importanteng pinaka-importanteng aspetong 'yon, paano ba kaya i-appreciate niya ng Senado, Maris? Alam mo, Jessica, talagang sinasabi naman ni PNP Chief Bato De La Rosa na the Senate investigation was fair enough. At kung paano i-appreciate yan, nanghingi sila ng mga reports from the PNP. Bagamat kanina, inilabas na through a presentation, yung mga statistics. Hindi pa sapat itong mga statistics na ipinresenta. At marami pa rin mga kulang in terms of report, in terms of figures, in terms of numbers, in terms of results of investigations. As a matter of fact, sinabi nga na 500 plus pa lang out of the 760 plus killed yung naiimbestigahan ngayon ng IAS. So lahat naman daw ito ay hinihingi ng Committee on Justice and Human Rights para magkaroon din sila ng kopya at titignan nila, pag-aaralan pa rin nila at hindi naman dito natatapos yung pagpapresenta ng Philippine National Police kung kailangan pa silang tawagin in the course of the investigation. Well, of course, sasabihin na ito. Pero in terms dun sa debate, yung hindi pagkakatugma nitong ni Senadora Laila De Lima at ni PNP Chief Bato De La Rosa na sinasabi ni Bato ay lahat ng laban at sinasabi naman talaga ni De Lima na medyo kaduda-duda naman na lahat yan ng laban. Ang sinasabi, ang explanation ni PNP Chief Bato De La Rosa dyan, merong presumption of regularity dito. Ibig sabihin, naniniwala siya sa kanyang mga kapulisan na sa mga operations, mga legal police operations na isinasagawa ay ginagawa naman ng mga police yung dapat nilang gawin. Ibig sabihin, sinusunod nila yung police operational procedures. Now, syempre, bakit ganun karami yung talagang nanlalaban? Yun yung pinagdududahan eh. Ang explanation din ng PNP dyan, of course, drug crazed itong mga hinuhuli nila. Hindi alam kung ano ba yung tumatakbo sa isipan. Posible talaga yung panlalaban. But of course, hindi makoconclude dito sa pangalawang araw ng investigation kung paano i-appreciate ng Senado itong tila pagdududa ni Senator Laila De Lima sa mga sinasabi ni PNP Chief. As a matter of fact, mismong si Senator Laila De Lima ang nagsabi na hindi pa niya masasabi, hindi pa conclusive yung kanyang assessment sa nangyaring investigation ngayon dahil kailangan pa niyang mapakinggan at yung iba pang mga sasabihin, hindi lamang ng mga witnesses pati na rin ng Philippine National Police, and at the same time pag-aaralan pa yung ibang mga reports na hinihingi rin nila from the Philippine National Police. Mm-hmm. Jessica. At na point out din nga kanina ni General De La Rosa sa kanyang presentation mismo, no, na 700 plus yung mga napatay sa police operations. Pero higit na marami pala yung mga tinatawag nila na deaths under investigation. Baka yan yung mga vigilante, summary executions, extrajudicial killings, etc. Na mahigit 1,000 ang bilang. Although napansin naman yan, and I think kailangan din banggitin, no, na dun sa presentation ni General De La Rosa, grabe pala katalamak ang droga sa ating lipunan. Sa Metro Manila, for example, or NCRPO, 96% ng mga barangay ay may drug problem. So,
yung mga bagay na in any case, Maris, mahaba pa naman siguro itatakbo nitong hearing na ito, so marami pang matatalakay. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.